Hi guys, magandang araw po sa ating lahat and welcome again sa aming YouTube channel. Ngayon andito na naman po tayo sa Villasis kung saan po ipapakita ko po yung update na ginagawa nilang concrete pan. Ayun po yun. Kung nakita nyo po sa nakaraang video ko po, yun pa lang po yung semento pa lang po, yung mga hollow block pa lang po yung nakatayo. Hindi pa po tapos. Then dito naman po, papakita ko po yung malapit nang matapos. Then bago po tayo pumunta doon sa concrete pan, ito na po yung update ng kanilang alagang fingerlings. Then po, ito po yung kanilang fingerlings na alaga. Di ba po sila masyadong makita kasi po busog pa po sila. Yan. So ayun nga po, ipapakita ko po yung ginagawa nilang concrete pan. Yan. Para po makita nyo po kung gaano kaganda yung ginawa nilang concrete pan. Ito po yun. Kung napapansin nyo po is wala pa po siyang bubong. Ang gamit po nila dito is kawayan lang. Hanggang doon po sa taas, kawayan din po yung mga ginawa nilang pang patungan ng bubong. Kawayan lang po yung pagpapatungan ng bubong dito banda. Dahil po sa hindi naman po gaanong mabigat po yung mga ilalagay na yero dito, ayos na po yung kawayan para hindi po masyadong magastos. Yan po. At kung napanood nyo po yung nakarang video ko po, ang sukat po nitong dalawang concrete pan na to is 5x5, 5 meter. Yan. Gumawa din po sila ng pinaka poste nya. 6 na poste din po yung ginawa para po mas matibay. Then ang ginamit naman po dito na hollow block is yung D4 po, yung size 4 na hollow block. Kung mapapansin nyo po, hanggang sa malapit po sa dibdib ko yung taas ng ginawa nilang pader, ay ng pinaka pader niya po, hanggang sa dibdib ko po yung taas niya. At ito naman po yung ano, yung tinatawag na kanal. Yun po. Nilagyan po ng kanal dito kasi po dito islalagyan ng lupa. Yan. Sa mga gusto namang walang lupa yung ilalagay, pwede rin po kahit hindi na po kayo maglagay ng ganito kanal. Kasi po ang purpose po ng kanal na ito is tagaharang po ng lupa para po pag nag 100% drain po tayo, yung lupa po is hindi po pupunta dito sa pinakakanal niya po. Then ito naman po yung 100% drain. Yan. Ito naman po nilagay yung 100% drain. Then dun naman po sa kabila is ganun din po. May 100% drain po dito. At kung napapansin nyo po guys, yung loob nito is makinis. Yan. Talagang finishing po yan para po iwas gasgas po sa mga alaga nating fingerlings. Lalo po pag medyo maliit pa yung fingerlings, hindi po magasgas sa gilid-gilid ng pader na yan. Kasi po pag hindi po makinis po yung ginawa nating concrete pan, pwede pong masugat yung balat ng ating fingerlings. Yan. Then dito naman po sa pagkakabitan po ng bubong is nagbinutasan lang po nila yung pinakaposte. Then ganoon din po sa kabila, binutasan po nila ng ganito kalalim para po sakto po yung kawayan. Yan. Nalambre po nila dito. Then nilagyan po ng pinakasuporta sa gitna para po kahit malakas po yung hangin, kahit malakas po yung ulan, ganoon po hindi po ma-damage po yung ilalagay na bubong. Yan. Bawat poste po is may bakal na sobra. Yan, kung makikita nyo, ito yung pinaka umipit sa kawayan.
para po kahit yugyugin mo is wala pong mangyayari. Yan. Dun sa kabila, tsaka dito, ganun din po. Gumawa din po sila ng kanal. Then dun po yung 100% drain nila. Yan po. Tingnan nyo po kung gaano po kaganda yung ginawa nilang concrete pan. Kung gaano po kalawak. Sa part na po na yun is dun po yung pinakaharap nila. Yan. Then dito naman po sa part na to, dito po yung ilalagay yung mga drainage system, yung mga hose po kung saan po lalabas yung mga tubig. Dito po. Yan. At yun lamang guys, kung gusto nyo pa pong makita yung pinaka finish ng concrete pan na to, is abangan nyo lang po yung susunod ko pong i-upload na video. At yun lamang guys, kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to click subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa susunod pa namin videos.